Ibinasura na ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng Pilipinas na itigil ang investigasyon sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa sanib-puwersang pagtutok ni Ivan Mayrina at JP Soriano. Ang hiling ng Pilipinas na itigil ang investigasyon sa Duterte drug war ng International Criminal Court o ICC tuluyan ng ibinasura ng Appeals Chamber ng Korte. Bigo raw kasi ang ating gobyerno na maipaliwanag ang argumento na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at walang legal na basihan ang pagpapatuloy na investigasyon nito sa giyera kontra droga na sinasabi ng Pilipinas na magdudulot daw ng hindi na maitutuwid na sitwasyon. Hindi rin daw naipaliwanag ng Pilipinas kung ano yung masamang implikasyon ng pagpapatuloy ng investigasyon ng ICC prosecutor. At kaugnay naman ng pag-iit ng Pilipinas na umiiral naman ang justice system sa bansa at iniimbestigahan naman ng mga umano'y extrajudicial killings sa drug war, sabi ng ICC Appeals Chamber, pwede pa rin naman daw yung ituloy ng ating gobyerno habang gumugulong din ang investigasyon ng ICC. Wala pang bagong tugon si Duterte kaugnay niyan, pero ang posisyon ngayon ng gobyerno ay ang pagpapatuloy lang ng posisyon ng kanyang administrasyon. Sa pagbasura ng ICC sa apela ng Pilipinas, wala na raw susunod pang hakbang ang gobyerno ng Pilipinas ayon sa Pangulo. We don't have a next move. That is the extent of our involvement with the ICC. That ends all our involvement with the ICC. Because hindi na tayo pwedeng appeal. The appeal has failed, and there's nothing more that we can do in the government. And so, at this point, we essentially are disengaging from any contact, from any communication, I guess, with the ICC. Ang magiging next step ng Philippine government is not to act at all. Parang na-prejudge na nila. Parang hindi fair to us, no? Parang napapahiya tayo dun sa ginagawa nila. Parang ang entire judicial and legal system natin, ang sinasabi nilang basura, walang kwenta, kaya kami na ang mag-i-investigate. We tried to exhaust all possible remedies so we could file, that we could file under the circumstances. But that didn't mean that we will be acceding to what they want because we are no longer members of the ICC. Dati nang nanindigan ng Pangulo na walang balak ang kanyang administrasyon na muling sumali sa ICC na kinalasan ng Pilipinas sa pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinwestiyon din ng kasalukuyang Pangulo ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. We cannot cooperate with the ICC considering the very serious questions about their jurisdiction and about the what we consider to be interference and practically attacks on the sovereignty of the Republic. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, JP Soriano, nakatutok 24 oras.